You could have a better career, say a military man or a policeman. Bakit sa pagiging gwardiya ka bumagsak? Walang ligoy na tanong ni Veronica kay Ipe sa pagitan ng masarap na dinner. Kumuha muna ito ng pagkain bago sumagot. Lahat naman tayo gustong maiangat ang sarili, hindi ba? Kaya lang kapag kulang sa means, nahihirapan yung abutin yun. Okay na ako sa simple pero marangal naman trabaho. Ang importante, ano man ang trabaho mo, ibibigay ang 100% mo. Kahit abogado ka pa o security guard. Kung sa bagay, pag-ayon niya. Aminado siya, nadadaig ng magagandang reasoning ni Epe ang pagiging parangka niya at hindi niya maiwasang lumaki ang paghanga niya rito. Tagasan ba mga palapaw, Epe? Muling tanong niya dito. Gusto niya samantalahin ang pagkakataon para makilala ito ng mas malalim. Taga Laguna talaga ang great-grandparents ko sa mother side, attorney. Doon na rin ako nagbinata. Magalang naman itong tugon. Gusto rin niyang paraan itong pagsagot at pakikipag-usap sa kanya. Ramdam niyang tinatanggap nito na nakakahigit siya rito sa lahat ng aspeto. At gusto niyang pakiramdam na yumuyukod sa kanyang isang lalaki. To think na matipuno at malaking lalaki ito. May foreign blood ka ba? Napansin ko kasi yung blue ang mga mata mo na hindi karaniwan sa mga Pinoy. Amerikanong grandfather ko na nakapag-asawa ng isang Filipina attorney. Taga Olonga po ang lola mo, no? O taga Angela siguro? Doon sa hangout ng mga American soldiers? Walang pakundangan sabi niya. Hindi isang prostitute na naanak ng sundalong Amerikanong lola ko, attorney. Walang ngiti sa mga labi nitong nantingnan siya. Naumid siya. Yun ang isang ugaling gusto niyang alisin sa kanyang sarili, ang pagiging taklesa. Kaya kahit hindi niya intensyong manakit ng damdamin ng iba, madalas ay nagagawa niya. Hindi kasi niya nagagawang itago na lamang sa sarili ang anumang laman ng kanyang isip, lalo na't kinikilatis ng isang tao. Alam niyang maraming anak ni Adan ang na-intimidate sa kaprangkahan niya. Ilang taon ka na? Tanong ulit niya rito upang mailiko ang usapan. Kitang-kita niyang pagbabago na ekspresyon ng mukha nito sa sunod-sunod na tanong na ipinupukol niya rito. So what kung magmukha siyang NBI agent na nag-interrogate ni isang suspect? Ang importante ay makilala niya ng hustong pagkataon ni Ipe para makatiyak siya kung karapat dapat itong pagmula ng hinahangad niyang anak. 32 na, attorney. Tipid ang itintugo nito. Sa itsura at forma mong yan, nakakapagtakang single ka pa. Bakit, pihikan ka ba? Sumubo siya ng maliit na hiwa ng steak. O baka naman, silahis ka? Hindi nakaligtas sa kanyang paggunot ng noon nito at ang halos pagdidikit na makakapal na kilay nito. Obviously, hindi nito nagustuhan ang huling tanong niya. Kaduda-duda ba ang pagkalalaki ko, attorney? Pumorma lang mukha nito. Sa panahon kasi ngayon, mahirap nang kilatisin kung sino ang totoong macho at kung sino ang berdeng dugo kapag gabi. Buong kaprangkahan niyang isinatinig ang dahilan ng pagtatanong niya. Sinisiguro ko sa inyong hindi ako nagpapaalda at gumagamit ng eyeliner sa gabi, attorney. At kaya binata pa ako sa edad kong ito ay dahil ayoko pang magpamilya hanggat hindi pa ako stable. Patatatagin ko muna sarili ko. Working student kasi ako eh. Working student? Yes, attorney. Anong course mo? Technical course pa lang, attorney. 2 years computer electronics ang kinukuha ko. Kung suswertihin, gusto ko sana magtrabaho sa abroad kapag natapos kang kurso nito. Good. That's the right attitude, Ipe. May prinsipyo at ambisyon. Humahangang komento niya. Masyado na ako na-impress sa lalaking ito ah. Pansin niya sa sarili habang nakayuko siya sa plato niya. Ang family mo, kamusta naman sila? I mean, nasaan ang parents mo? Do you still live with them? Wala ng father ko, attorney. Nasa Laguna naman ang mother ko. May bago na siyang pamilya. Wala ka bang kapatid? Meron, isang babae. Nagpunta siya sa Japan 3 months ago. Nag-Japayuki? Bahagya ito natawa sa kaumiling. Hindi, attorney. Natulungan siya ng isang kaibigan para makapagtrabaho sa service crew. Isang Filipino restaurant doon. I see, tatangutang reaksyon niya. Ano naman ang pinagkakakitaan ng pamilya mo? I mean, how did they raise you? Nagkaisip ako nagtatrabaho na sa isang pattering mother ko, attorney. Dahil maagang nabiyuda, yun ang pinasuporta niya sa aming magkapatid. So far, wala pa siyang nakikitang minus factor ni Ipe para hindi niya ito ikonsidera na maging ama ng kanyang inaasam na anak. Kung totoo ang mga sinasabi nito na mukha namang nagsasabi ito ng totoo, sa malas ay galing ito sa tahimik at mabuting pamilya. Mukhang napalaki ito ng may disiplina sa sarili. Gusto ko lang naman makatiyak na walang mamanahing masamang traits ang magiging anak ko kung si Ipe ang magiging ama. Ngunit naalala niyang wala pang isang linggo niya itong nakikilala.
Hindi pa rin sapat ang mga nalaman niya tungkol dito para makumbisi siya nito na ang hinahanap niyang lalaki magpupunla sa kanya ng anak. "You what?" Gulat ang rumihistro sa mukha ni Agot. Sakay sila ng kotse ni Veronica. Galing sila sa shower party na binigay nila para sa malapit na ikasal na si Melody. "Sabi ko, I think I found the right man na magbibigay sa akin ng anak. And who is this man? Na-meet mo sa internet, no?" "Of course not. Sinabi ko na naman sa inyo, hindi ba? Hindi ako magre-resort sa paghahanap sa internet. Baka maloko lang ako." "Well, paano mo nga na-meet ang lalaking sinasabi mo?" "Nakita ko siya sa Elaine Towers." "Lawyer din?" "Nope." "Businessman?" "Hindi rin." "Eh ano?" "Security guard." Casual niya sagot. "Security guard?" Malakas na gagad ni Agot sa sinabi niya. Halatang hindi ito makapaniwala. "Tama bang narinig ko?" "You heard me right, my dear. Security guard ang prospect kung magbibigay sa akin ng anak." "Are you out of your mind, Veronica?" "I'm not." Pakli niya habang nakatutok ang tingin sa kasadang tinatahak nila. "For heaven's sake, ano naman nakain mo't isang security guard ang napili mo? Sa dinami-dami na lalaki sa mundo o kahit sa Pilipinas na lang." "I think he's the man I'm looking for." "Hindi ko na talaga maintindihan na takbo ng isip mo, Veronica. I thought nagbibiro ka lang na sabihin mo sa amin na maghahanap ka ng lalaking magbibigay sa'yo ng anak. Hindi ko akalaing seryoso ka." Pakumpas-kumpas pa ito ng kamay habang nagsasalita. "Pero kung trip mo talaga yan, go ahead. But my God, why name sa security guard? Nasaan ang taste mo ha, Attorney Veronica Lopez?" Natawa siya habang naiiling. "What's wrong with the security guard? Magpapabuntis ka rin lang naman sa kung sinong Herodes para lang magkaroon sarili mong anak. Why don't you look for the best man who could donate you healthy genes, yung gwapo na ka-level mo? Someone who comes from a good family. Andaming gwapo mayaman dito sa Pilipinas. The likes of the Ayalas or the Sorianos. Yun naman ang ginawa ko. I've looked for the right man. And I think he's the best man to consider. He comes from a good family. And he is handsome as the Zobel de Ayalas and the Sorianos. Akala ko ba security guard lang siya? Hindi kailangan maging multimillionaire ang isang pamilya para sabing mabuting pamilya sila. So, simpleng tao lang siya," paniniyak nito. "Yeah, but I'm certain that he's the best man to give me a child. Think twice, Veronica. Hindi siya may pagmamalaki na magiging anak mo." Kontra pa rin ito. "Huwag mong maliitin ang trabaho ni Ipe. Besides, hindi siya basta-basta security guard. Sigurado ako mataas ang IQ niya. Decente. He talks and reason out intelligently. He's healthy, mentally and physically. And most of all, I know he has good genes. I know he can give me a healthy and intelligent child. But never in my wildest imagination na may in love kasi isang lalaking hindi mo ka-level. Kung yun nga may mga sinasabi ng sweater mo, hindi mo pinapansin." "Hey, hey, hey, we're not talking of love here, Agot. Sinabi ko bang kailangan ko may in love sa lalaking magbibigay sa akin ng anak?" "You mean?" Maang na nagtatanong mga mata nito nakatitig sa kanya. "A child without love?" "Nakakapag-usap na nga ang dalawang taong nasa magkabilang side ng mundo nang nakikitang isa't isa eh. Ano nakakagulat sa plano ko? Ang ibig mo sabihin, you will resort in a one-night stand, ganun?" "Yup." "My gosh! Now you know I'm serious. In fact, naiplano ko na mga gagawin ko. At isang security guard pa ang gusto mong maka-one-night stand, ha?" Nakataas ang kilay ng kanyang kaibigan. "Naisip ko mas okay ng isang ordinaryong guy lang ang magbigay sa akin ng anak. Isang simpleng taong hindi magdedemand ng kahit na ano. Yung bang bala kong paikutin at hindi makakahalata na anak lang ang kailangan ko sa kanya. At kapag pinaikot ko na siya sa nalalaman ko sa batas, wala na siyang magagawa. What if hindi ka magbuntis sa isang one-night stand affair? May take two at may take three pa rin hanggat hindi ka nakakasigurong napunlaan ka niya ng anak? Sisiguraduhin ko magbubuntis ako sa isang gabing pagsasama namin. With modern technology, madali ko na magagawa yun. At kapag nagbuntis ako, pupunta ako sa Canada. Doon na muna ako magpapractice ng profession ko. Doon ko na rin palalakihin ang anak ko. Pagdating ng panahon gusto ko nang bumalik sa Pilipinas, for sure, may pamilya na si Ipe. At hindi siya maghahabol malaman niya. At hindi siya maghahabol malaman man niyang anak niya ang anak ko. Nawiwerdohan na talaga ako sa'yo, Veronica. Ang daming gwapong naniligaw sa'yo. Bakit kailangan ka pang mag-isip ng ganito? Una, ayoko emotional involvement. Dahil sabi mo, mahihirapan ako makakita ng lalaking papayag sa dominahin ko. Dahil sabi mo, mahihirapan ako makakita ng lalaking papayag na dominahin ko.
Pangalawa, ayoko ng komplikasyon, kaya pumili ako ng lalaking hindi in love sa akin. Kapag walang involved na feelings, hindi ako masasaktan. You mean, hindi mo sasabihin sa kanya plano mo? Why do I have to? Baka ipagkalat pa niya at isiping cheap ako. So wala palang kamalay-malang ipena yan sa sperm cell lang niya ang kailangan mo sa kanya? At parang alam ko na kung anong tumatakbo dyan sa isip mo. Paamuin mo yung tao, you will make him believe na in love ka rin sa kanya. Pagkatapos na may mangyari sa iyo't masiguro mong buntis ka, idadrop mo na siya. Mismo. Hindi ka ba natatakot sa gagawin mo, Veronica? Kaya nga si Ipe ang napili ko eh. Mukhang madali siyang pasakayin at paikutin. Ingat ka lang, Veronica. Sa kultura natin, mas madalas na lalaki nagpapaikot sa mga babae. They're the stronger sex at walang mawawala sa kanila. Samantalang tayong mga babae, mas fragile at vulnerable. I beg to disagree, Agot. At yan ang kalakarang babaguhin ko. Hindi palaging lalaki magpapaikot sa ating mga babae. This time sila naman ang paglalaroan at gagamitin ko. Sabi niya makahulugang ngumiti. Yan si Ipe. Itinuro ni Veronica kina Agot at Kayen ang lalaking naka-uniform na pang security guard at nakatayo sa lobby ng Elaine Towers. Nasa kabilang panig sila ng kalsada at nakasakay sa kotse niya, ngunit tanaw na tanaw nila si Ipe. Oh, what do you think? My, he's incredibly handsome. Super to the max ang sex appeal niya. Bulalas na paghanga ni Agot. Hindi na ako nagtataka ngayon kung bakit siyang napili mo. At ang tindig pang Hollywood star, sigunda naman ni Kayen. Bumibigay rin pala mga tuhod mo sa mga gwapo, ha? Akala ko nun pinagkikibit-balikat mo lang mga kalahin ni Adonis. Sinikon niya si Agot. Excuse me, hindi ko siya napili just because gorgeous siya. Tell that to the Marines, nakaingos na sabi nito. I'm sure ayaw mo magkaroon ng anak na bansot, negro at nakadapa ang ilong kaya yung si Ipe ang pinili mo. At lalong alam kong hindi ka papayag makimake love sa isang lalaki kung hindi kasing gwapo ni Ipe na yan. Tigilan niyo na ako ng pangangantsaw, ha? Hindi ko siya pinakita sa inyo para pulaan niyo ng tukso. Gusto ko lang makilatis yung choice ko. Good choice, Veronica, sabi ni Kayan. Pero sigurado ka bang walang AIDS yan? With these looks, hindi malayo may sugar daddy na bakla yan. Mukha namang wala. Nararamdaman kong clean living ang style niya. Pwede bang hiramin yan kapag nakuha mo ng kailangan mo sa kanya? Biro ni Agot. Hayaan mo, kapag hindi ko na siya kailangan, regalo ko na siya sa'yo. Kaya lang, huwag na huwag mo sasabihin sa kanyang ginawa ko. Oh wait, kailan mo naman balak isagawa ang plano mo? Curious na usisa ni Kayen. As soon as possible, paklinyat mo ning pinandar ang kanyang kotse. Hinihintay ko lang fertility period ko. Nagpatingin na ako sa isang OB-GYN. Next week daw ang fertility period ko. Kaya gagawa ko na paraan para may mangyari sa amin ni Ipe. Sigurado ka na ba dyan sa gagawin mo? Baka ikaw rin ang umuro kapag naroon ka na, ha? Paghahamon sa kanya ni Agot. There's no turning back. You know me, kapag sinabi ko at kapag gusto ko, I'll get it, whatever it takes. 9 months from now, I'll be having my baby. Courtesy of Ipe. But beware of his charm, Veronica. Paalala ni Kayen. Ako pa. Siya ang mahuhulog sa charm ko, hindi ako. Buong kumpiyansa niyang sabi. Buo ng plano ni Veronica. Nakaset na ang lahat. Naayos na rin niyang susunod pang mga gagawin tulad ng papunta niya sa Canada kapag nakumpirma niyang buntis na siya. Kinabukasan ay handa na siya sa unang hakbang ng mga plano niya. Kailangan lang ay mapakagat niya si Ipe. Nang umagang yun na dumating siya sa Elaine Towers ay may dala siyang bagong painting. Malakas ang pakaramdam niyang palaging nakaabang si Ipe sa pagdating niya. Matanaw pa lamang nitong kotse niya ay hindi na ito inaalis ang tingin doon hanggang sa makapag-park siya. Agad niya itong kinawayan na makababa siya. Good morning, attorney. The usual ay nakangiti ito ng batiin siya. Gusto niya mapabuntong hininga na makitang magagandang ngipin ito. Kung yung ibang lalaki halos mag-tumbling at may acrobat sa harap niya, baka sa simpleng ngiti lamang ni Ipe, apektado na siya. Huwag ka nang ngingiti ulit, nawawalang focus ko. Gusto sana niya sabihin dito, bukod sa blue eyes nito, malimit din tumawag ng pansin niya ang labi nito. Red, firm and sensuous. How would it feel to be kissed by those firm lips? Naitanong niya sa sarili habang nakatingin sa mga labi nito. Maayos ba kayo, attorney? Pukaw nito sa kanya. Yeah, may painting kasi akong dala. Tinuro niyang nasabing work of art na nasa backseat. Pwede mo ba akong tulungang maiakyat yan sa office namin? Sure, attorney. Mabilis itong tumalima. Nang nasa elevator na sila, lihim niyang pinagpapasalamat na sila lang ang sakay noon. Sa totoo, ang ginamit lang niyang dahilan ng painting para masagawa niya ang step 1 ng mga plano niya.
Duty ka ba this coming Saturday, Ipe? Tanong niya. On duty ho, attorney. Bakit ho? Baling nito sa kanya matapos pindutin ang numero ng palapag na bababaan nila. Hindi ba nasabi mo sa akin na marunong ka mag-drive? Yes, attorney. Pwede naman siguro kitang hiramin para ipag-drive ako papuntang Batangas. Batangas? Yeah, may hahanapin kasi akong tao doon. Isang vital witness sa case na hawak ko ngayon. Baka hindi ko makayana mag-drive na mag-isa back and forth. Babayaran naman kita eh. Just name your price. Huwag niyo intindihin yun, attorney. Kahit libre, basta kayo. Hindi pwede. Babayaran kita. Hindi ako humihingi ng pabor na walang kapalit. Besides, wala nang libre ngayon. Pero hindi naman malaking pabor sa akin yun, attorney. Sagot nito. Kung hindi ka magpapabayad, forget what I've just said. Biglang naglaho ang ngiti sa mga labi nito. Sige, attorney. Bahala na nga kayo. Lihim na nagdiwang si Veronica. Sabi na nga ba't magiging sunod-sunuran sa akin ang lalaking ito. At tsak na susunod na siya sa lahat ng sasabihin ko dahil malakas ang pakaramdam kong attracted siya sa akin. Alam ko namang kailangan mo ng pera eh. Nagpapakipot ka lang? Sabi niya habang papalabas sila ng elevator. Nauna siya sa paglalakad. Parang alalay na nakasunod lamang sa kanya si Ipe. Sa liit ng sweldo mo, kailangan mo talaga ng extra income. Kitang-kita niya ang pagdilim ng ekspresyon ng mukha nito nang lingunin niya. May masama ba siyang sinabi? Totoo naman yun ah. Oo nga pala, kailangan ko ng pera. Extra income din yun. Ewan kung tamang nahimigan niyang sarkasmo sa sinabi nito. Pero sanay na siyang makakita ng lalaking naiinis sa kanya. Lalo na yung mga egoistic na hindi matanggap na nadadaig niya. Paano, sa Saturday ha? Paniniyak niya rito nang nasa tapat na sila na pinto ng low office. Kinuha na niya mula rito ang painting na pinabuhat niya rito. Mga 6 o'clock ng umagang lakad natin. Yes, attorney. Anong oras ko kayo susunduin sa bahay niyo? Tanong nito. Hindi mo ako kailangang sunduin. Ikaw ang dadaanan ko rito. Ikaw ang bahala, attorney. At nagpaalam na ito. Pagtalikod nito'y tumaas ang isang sulok ng mga labi niya. Mabuti naman at kumagat siya kaagad sa pain ko. You're right, Jacob. Ibang klaseng babae si Attorney Veronica Lopez. Kaya naman kahit mahirap magpanggap na security guard ay nagpatuloy ako. She's a big challenge to me, sabi ni Brandt habang nagsasalin ng alak sa dalawang kupita. Nasa minibar sila sa loob ng kanyang condo unit. I told you, pare, masisirang record mo sa babaeng yun. Kung ang ibang babae ay madali mong napagalaw sa mga palad mo, si Veronica ay hindi ganun kadali paikutin. In fact, sanay siyang magmaniobra ng mga lalaking nakapaligid sa kanya. Katulad ng sikyong si Ipe, natatawang sabi niya. Matapos iabot ang isang kupita kay Jacob ay kinalahati niyang laman ng kanyang wine glass. Napaka-straightforward niya kung magsalita. Wala siyang pakialam kung nakakasakit na siya ng damdamin ng ibang tao. At parang nakakuha siya ng satisfaction kapag nakakainsulto siya ng lalaki. Hindi lang feministang babaeng yun, male pa. Kaya nga maraming lalaking ilang nasa kanya, sigunda ni Jacob sa sinabi niya. Kaya masarap siyang turuan ng leksyon. She may be a tough woman, pero may weakness din siya. Dahil kung talagang matinik siya, hindi siya basta-basta maniniwala sa palabas ko. Eh, paniwalang paniwala siyang isa kong dakilang security guard. At paniwalang paniwala siya sa mga sinabi ko na working student ako't kumukuha ng technical course na pinalaki kami ng mother ko sa pagtatrabaho sa pattery at kung ano-ano pang kasinungalingang kay dali niyang paniwalain. Believe din ako sa iyo, Brent. Sa ang acting workshop ka ba nang galing kat hindi siya nakahalatang nagdi-disguise ka na security guard ang top caliber at pinaka-playboy na lawyer na si Brent Montserrat? Natawa siya habang hawak ang wine glass. Now, she will have a dose of her own medicine, Jacob. Lalo ngayong may lakad kami sa Saturday. Ito na ang chance na hinihintay ko para mabigyan ng leksyon ang babaeng yun bago pa niya malaman kung sino talaga ako. May plano ako sa kanya. Maswerte nga siya at sapto lang magiging atake ko. Anong plano? Sisiguraduhin ko lang na hindi niya ako makakalimutan pagkatapos ng mangyayari sa amin sa Batangas. I know you can do it, pare. With your irresistible charm and deadly sex appeal, tsak na mahuhulog siya sa trap mo at mabibigyan na ng leksyon ang Veronica Lopez na yan. Yes, Jacob, igaganti ko mga kalalakihan. Sinaid na niyang laman ng kanyang kupita. Pagkuway gumuhit ang isang makahulugang ngiti sa mga labi. Tingnan ko lang kung hindi siya maghabol pagkatapos ng gagawin ko sa kanya. Sabado ng umagi, dinaanan ni Veronica si Ipe sa Elaine Towers. She almost covered Brett nang makitang lalaki sa casual attire nitong blue polo shirt, black tight jeans and casual shoes. Bagong trim din ang buhok nito
na lalong padagdag sa uzing sex appeal nito. Oh my, nakakapagtakang isang gwapong tulad niya'y wala sa showbiz o sa modeling world. Heartthrob material talaga siya. Huwag mong isipin na gagwapuhan ako sa iyo ha. Pero curious lang ako Ipe. Kahit ba minsan eh, wala nag-alok sa'yo mag-artista o maging ramp model? Ungkat niya habang nagda-drive siya. Yun ang usapan nila. Siya ang magmamaneho hanggang South Expressway. Pagdating doon ay ibibigay niya rito ang manibala. Modesty aside attorney, meron. Marami. Eh bakit hindi mo tinanggap? Big break yun. Sa isang iglap, magbabago lahat ng buhay mo. Kapalit ng pakikipagrelasyon sa mga bakla o matrona. Wala sa bokabularyo ko yun attorney. Wala akong talent sa acting o singing. Kaya malamang nakatawan ko lang ibabandera ng mga talent managers na nag-offer sa akin ng showbiz career. Bold actor? May pilyang ideyang naglaro sa kanyang imahinasyon. Bigla niya na-imagine ng mga larawan ng ilang male foreigners sa isang magazine na hindi niya sinasadyang makita sa kotse ni Melody. May isang hubad na lalaking nakapose sa gitna ng mga halaman at natatakpan lamang ng mga halaman ang kasalanan nito. Meron namang nakapose sa swimming pool. Nakahubad din ito at nakalubog ang ibabang bahagi ng katawan sa tubig mula sa puson pababa. Ngunit naaninag din naman ang kasalanan nito sa ilalim na tubig dahil wala itong saplot. Palihim niya sinunyapan si Ipe sa sulok ng kanyang mga mata at inimagine niya itong mga lalaking iyon sa magazine. Nakilit ang buong pagkababae niya nang maglaro sa kanyang isip ang itsura ni Ipe na naka-swimming trunks lang o kaya ay nakahubad. Pinigil niyang pagsungo ng pilyang ngiti sa kanyang mga labi sa pag-aalalang mapansin yun ni Ipe. Kung noon madalas na kami lang mga babaeng binabastos at pinaglalaroan niya sa isip, kami naman ngayon, aniya sa sarili. Agad din niya tinaboy ang kalokohang yun sa kanyang isip at nag-concentrate siya sa pagmamaneho. Maya-maya ay napansin niya itong pasimpleng sumusulyap sa mga hita niya. Bakit nga naman hindi? Ang suot niya ay paldang pink na kapag nakaupo siya ay napapalantad sa makikinis at mapuputi niyang hita. Sinadya niyang iyon ang isuot para mapansin itong kagandahan niya at nang hindi na maging mahirap para sa kanyang isagawa ang mga plano. Saan ba sa Batangas ang punta natin, attorney? Pagkaway tanong nito sa kanya. Sa Santo Tomas. Pagdating nila sa South Expressway ay binigyan niya na rito manibala. Siya naman ang upo sa passenger seat. Habang nakatuon ang buong pansin nito sa pagmamaneho ay lihim niya pinag-aralan ang kabuuan nito. Bumagi sa kanyang pagiging mestizo niya. Walang ka-blemish-blemish ang kanyang skin. Even his fingernails were well manicured. Hindi siya mukhang laki sa hirap, pero wala siyang suot na kahit anong alahas. Kahit ang mga sinusuot niyang damit ay halatang hindi mamahalin, mukhang sa bargain lang binili. Nadadala lang niya ng magandang mga isinusuot niya kaya nagbumukha na rin expensive. Okay lang ba sa'yo kung sakaling gabihin tayo? Maya-may tanong niya. Walang problema, ma'am. 2 to 6 ng hapon ng duty ko bukas. Mabuti naman, nasisiyang sabi niya. Nang marating nilang Santo Tomas, Batangas, ay bumaba siya sa harap ng munisipyo. Sinabi niya kay Ipen itatanong lang niya kung saan matatagpuan ang barangay na kinaroroonan ng taong hinahanap niya sa lugar na yun. Nangakmang bababa rin ito'y pinigil niya ito. Hindi mo na kailangan sumama sa akin. You stay here. Pero attorney, dayo ka rito. Babae ka pa. Paano kung may bumasto sa'yo? Huwag silang magkakamali. Matagal ko na hindi napapractice ang pinag-aralan ko sa taekwondo. At lalong hindi sila sasantuhin ng baril ko. Pero attorney, mainam na rin yung, I said, dito ka lang. Huwag ka makulit, trabaho ko to. And this is entirely not your business. At pabalibag niyang sinarang pinto ng kotse. Naiwang nakatiimbagang si Brent habang sinusundan ang tingin ng dalagang papunta sa entrance ng munisipyo. Mayaban talagang babaeng to. Kung magiging presidente ito ng Pilipinas, malamang na maging diktador to at mag-declare ng martial law. Napailing siya. Ngunit kailangan niyang pagtiyaga ng ugali nito kung talagang gusto niya itong bigyan ng leksyon. No wonder kung maraming lalaking gustong mag-people power sa harap ng opisina niya. Ganito pala kung tratuhin niya mga lalaki. Pero malapit nang mabali ang mga sungay at pangil mo, Attorney Veronica Lopez. Bukas makalawa, titiklop na mga tuhod mo sa akin. Tagkuway nalipat ang pansin niya sa pag-imbay na balakang nito at sa mapuputing legs nito na kanina pa tumatawag sa kanyang pansin habang nagmamaneho ito. Suplada siya sa lalaki pero dinidisplay naman niya magaganda niyang assets. Meaning, babae pa rin siya deep inside. Ipinilig niyang ulo. Kailangan niyang gawin yun dahil kanina pa inistorbo nang mapuputit mahuhubog na legs ni Veronica ang pagkalalaki niya. Naglilikot tuloy ang kanyang imahinasyon at nagiinit ang kanyang pakaramdam. You'll be mine tonight, Veronica. And you will face the biggest shock of your life kapag nalaman mo kung sino talaga ako at kung ano talagang motibo ko sa paglapit sa'yo. Walang babaeng matigas kay Brent Monserrat, nangingiting sabi niya sa sarili.
Inabot ng mahigit 30 minuto sa loob ng munisipyo si Veronica. Pagbalik niya sa kotse, wala doon si Ipe. Nasa ng lalaking yun? Sinabi ko na maghintay lang siya dito sa sasakyan ni. Napapamaywang siya sa inis. Iginala niya paningin sa paligid sa pag-asang nasa tabi-tabi lang ito. Ngunit lalo siyang nainis na hindi ito makita. Makakar na palang sasakyan ko kapag itong kinuha kong driver. Sukat iwanan to sasakyan ko. Nang matanong niyang parating si Ipe galing sa isang eatery ay agad niya itong tinapunan ng matalim na tingin. Bakit iniwan mo tong kotse ko? Nakapamaywang panas si Tanya rito. Hindi ba't sinabi ko na yung maghintay ka lang dito? Uminom lang ako ng kape ato. Bakit hindi mo ko hinintay? Hindi natin kabisadong lugar na to. Paano kung may nakalat na carnappers dito? Pasinghal niyang putol sa sinabi nito. Bungo ka ang bibig nito pero hindi na rin ito tinuloy ang pangangatwiran. Pasalamat ka at inabutan ko pa rito ang kotse ko. Pasensya na attorney. Kumakalam lang ang sikmura ko kaya hindi ko na kayo nahintay at nagkape na ako. Apologetic na sabi nito. Akala ko lang kasi magtatagal kayo. Hindi ito nakatingin sa kanya pero aware siya sa pagtiim ng mga bagang nito. Let's go! Yamot ng tinalikuran siya nito. Bumalik na siya sa kotse. Tahimik itong pumesa sa driver's seat. Formal na formal expression ang mukha nito. Halatang hindi ito nagustuhan ng paninermo niya. Bigla tuloy siyang naalarma. Bakit nga ba pinagsungitan at pinagalitan ko siya? Baka ma-turn off siya sa akin at biglang bumalik sa Maynila. Masisira mga plano ko. Hihingi ba siya ng dispensa rito? Ngunit nakahiyaan niyang gawin yun. Hindi siya sanay na humihingi ng paumanhin at yumuyukod sa isang lalaki. Sana tayo ngayon, attorney? Matamlay na tanong ni Ipe pagkuan. Diretso lang, ituturo ko sa iyong way. Medyo malayo pa rito. Nasa bandang dulo raw nitong Santo Tomas ang barangay na kinaroroonan ng taong hinahanap ko. Sino ba yung taong hinahanap natin, attorney? Importante siya sa kasong hawak ko ngayon. Isa siyang vital witness. Anong kaso, attorney? Ang kaso ni Regina Loris, yung babaeng namutol ng ari ng naging ka-live-in niya for 9 years. At ang hinahanap natin ang maid nila. Siya kasi makakapagpatuloy na battered live-in partner si Regina, kaya niya nagawang putulan si John. Hindi dapat makulong si Regina. Pero may kasalanan siya, attorney, pakipag-argumento ni Ipe habang nagda-drive. Para na rin niyang pinutol ang kaligayahan at pagkatao ni John. He deserves it. Sinasaktan na niya physically and emotionally si Regina. Harap-harapan pa niyang niloloko. For 9 years, pinangakuan siya ng kasal ni John. Umasa siya. Pagkatapos nagulat na lamang siya nang malaman niyang may pakakasalan itong ibang babae. Hindi bang sakit nun? Kaya hindi mo masisisi si Regina kung nagawa man niya yun. Pangangatwira naman niya. Nang lingunin niya si Ipe, kitang-kita niyang muling pagtiim ng mga bagang nito. I know you don't agree with me, pero yun lang ang dapat sa mga lalaki mahilig at walang respeto sa feelings naming mga babae. Mukhang galit kayo sa mga lalaki, attorney. Anito na hindi siya nililingon. Galit talaga ako sa mga lalaking katulad ni John at ng iba pang katulad niya. Gusto kong patunayan sa lahat na tapos na mga panahong pinaglalaroan kinakawawa niyo lang kami mga babae. Palaban na kami ngayon. Tama ng double standard, tama ng mga babaeng nagpapaapi sa lalaki. Subukan niyo kaming batuhin ng upos ng sigarilyo at tapoy ang ibabalik namin sa inyo. Hindi na ito umimik. Nang tinan niya ito mula sa rearview mirror, formal na formal ang anyo nito. Tila may iniisip ito na kung ano. Nabigo sila matagpuan ng babaeng hinahanap. Saan naman ang destinasyon natin ngayon, attorney? Babalik na ba tayo sa Manila? Tanong ni Ipe. Pasado alas 12 na ng tanghali. Hindi pa, Ipe. Tutuloy tayo sa ancestral house namin. 2 bayan na lang yun mula rito. Mga 30 minutes drive. Total nandito na rin lang tayo. Matagal na akong hindi nakakadalo dun ni. Doon na rin tayo mag-lunch. Isang antique house ang naging dulo ng paglalakbay nila. Nakatayo ang matandang bahay na yari sa Nara at bricks sa gitna ng isang malawak na solar na napapalibutan ng punong mangga, santol at kaymito. Ganon din ang mga nagagandahang bulaklak. 2 katiwala lamang ang inabutan nila roon. Sina Aling Porsche at ang asawa nitong si Mang Istong na kamag-anak ng daddy niya. Kung may maituturing akong magandang alaala ng daddy ko, yun ay yung rest house na ito, sabi niya kay Ipe pagbaba nila ng kotse. Nauuna siya sa paghakbang, nakasunod lang sa kanya si Ipe. Kaya nung matapilukan takong niya sa unang baitang ng hagdan, pupunta sa main door ay naalalayan siya agad nito. At para siyang saglit na nawala sa sarili ng madikit ang kanyang likod sa matigas na dibdib nito. Ang mga kamay nito ay nasa baywang niya dahil doon siya nito naaalalayan bago pa siya matumba. Masarap palang mapasandal kay Ipe. Kinilig ang isang bahagi ng puso niya, ngunit marunang siyang magtaboy ng ganung damdamin kung kaya't mabilis siyang umalis mula sa pagkakasandal dito. Nagtuloy na siya sa pag-akyat.
Magpahinga muna tayo rito, Ipe. Pagkatapos nating kumain, idlip na muna ako bago tayo bumalik sa Manila. Medyo sumama ang pakiramdam ko sa mahabang biyahe. Kayong bahala, attorney. Pati anod na lamang nito. Nang pumasok si Veronica sa dining room, ay naiwan si Brent sa sala. Ngunit palihim siyang nakikiramdam. At nahagip ng kanyang pandinig ang pag-uusap ni Veronica at ng katiwalang si Aling Portia. Akala ko talaga mang boyfriend niyo yung kasama niyo. Ala eh, kagwapo. Bagay na bagay ga kayo. Anito sa puntong Batangas. Dinig niya pagtawa ni Veronica. Boyfriend? Aling Portia naman. Security guardian doon sa building na kinaroroonan ng law firm namin. At hindi pa ako nababaliw para makipag-boyfriend sa isang lalaki hindi ko naman ka-level. He greeted his teeth. Nakayum din niyang kamao dahil sa lihim na pagngingit-ngit. Lalo lamang sumidhi ang intensyon niyang bigyan ng leksyon si Veronica dahil sa pang-aba nito sa pagkataon niya bilang sipe. Hindi pala ka-level ha? Timbagang sabi niya sa sarili. Matapos kumain ay pumasok na si Veronica sa isang kwarto sa itaas. Iniwan niya si Ipe na nanonood ng TV sa sala. Pagpasok na pagpasok niya sa kwarto ay agad siyang nag-lock ng pinto. Tensyonado na pasandal siya doon. Kanina pa siya natitense. Kailan naman na hindi siya nakaramdam ng ganong tensyon sa courtroom. Pero ngayon, hindi lang siya tensyonado. Gusto niya pang kabahan because this is the night, sabi niya sa sarili. Hindi ko na dapat palampasin ang pagkakataong ito. Kailangan may mangyari sa amin ni Ipe ngayong gabi. By hook or by crook. Ngunit habang iniisip niya yun ay gustong mangalisag ng kanyang mga balahibo. Kumakabog sa kabang dibdib niya. Kaya ko bang ibigay ang sarili ko sa isang lalaking hindi ko naman asawa o boyfriend man lang? At 27, she's still a virgin. Hindi niya kinakahiya yun kung hindi pinagmamalaki pa. Nahalikan na siya dahil nagkaroon na rin naman siya ng tatlong nobyo. Isa noong high school, dalawa noong college. Pero subok lang ang mga yun, wala siyang seneryoso. But this time, seryoso ang gagawin niya. Seryoso pero walang sangkot ni emosyon. Dahil sa mga plano niya ay magkasama sila ni Ipe ng mga sandaling yun. Ang totoo ay wala naman sa Batangas ang maid na hinahanap niya at balak gawing witness sa kasong hawak niya. Isang old friend na pinuntahan niya sa munisipyo at isang dating kaklase naman ang hinahanap niya sa huling lugar na pinuntahan nila ni Ipe. Palabas lamang niya mga yun upang maisama ito sa Batangas, sa ancestral house nilang yun. Dahil doon niya napiling isagawa ang kanyang plano na sabi nga ng mga kaibigan niya isang malaking kabaliwan. Ayon sa OB-GYN na pinagkonsultuhan niya, fertile siya sa mga petsang yun kaya noon niya sinagawang planong hiyain si Ipe. At dahil mukha itong madaling pasakayin, madali niya itong napaniwala ang kailangan niya ng driver. Wala itong kamali-mali na mas kailangan niya ng lalaki magpupunla nang binhi sa kanyang katawan. Patawarin ako ng Diyos, pero itong gusto kong gawin sa buhay ko, to have a baby of my own. Sa paraang hindi ko na kailangan ma-inlove, masaktan at magsisi sa bandang huli. Para sa kanya, ang magiging papel na lang ng mga lalaki sa buhay nilang babae ay para sa reproduction, tagapunla ng anak, lalo na kung ang mga lalaki ay katulad ni Renan at ng ka-live-in ni Regina Lores. Ang susunod niyang hakbang ay makumbinsi si Ipe na doon na sila magpalipas ng gabi. Alam niyang hindi siya mahihirapang gawin iyon, nakapagdrama na siya sa harap nito. Sinabi niya dito na sumama ang pakaramdam niya dahil sa mahabang biyahe. But it wasn't true. Palabas lamang niya yun. Gusto lang talaga niya abutin sila ng gabi ni Ipe para may dahilan na doon na sila magpaumaga upang may mangyari sa kanila sa gabing iyon. Ako ang dapat mag-initiate ng first move. Pero nung gagawin ko, aakitin ba niya si Ipe o lalasingin? Kung alam niya lang nilalaman ng mga low books from cover to cover, wala naman siyang alam sa pangsesedyos ng lalaki. Nakahalukip-kip siyang nagparoot parito sa loob ng kwarto habang iniisip niya ang kanyang gagawin. Hindi pala ganun kadali. Naiiling na nais sa loob niya. Pagkuway na upo siya sa harap ng antik na ring dresser. Pinagmasdan niya sariling refleksyon sa salamin. Inalis niya ang pagkakaponitil na lampas balikat niyang buhok. Hinayaan niyang malayang bumagsak yun sa kanyang balikat. Mas mukha akong seductive kapag nakalugay ang buhok ko. Pagkuway binuksan niya ang unang botones ng suot niyang blusa. Nalantad ang kanyang malalim na cleavage. Tsak na matataranta si Ipe kapag nasilip yun. Kung ang iba ay sinasabing dapat yung ituring na asset ang pagkakaroon niya ng mayayamang dibdib, ikinakainis naman niya yun dahil malimit niyang maranasan na pagkatapos tumingin ng isang lalaki sa mukha niya, sa dibdib kaagad niya nalilipat ang tingin. Kinuha niyang plastic bag na may tatak na SM mula sa dala niyang bag. Naroon ang bestidang binili niya. Bagay na bagay ang kulay nun sa muputi niyang kutis. Humahakab ang tela sa magandang hubog ng kanyang katawan. Sleeveless na ay malalim pang ukab sa dibdib.
May slit pa sa isang side. Tingnan ko lang kung hindi siya maprovoke kapag nakita niya suot ko ito. And for sure, may mangyayari ngayong gabi. Isinukat niya yun. Medyo naasiwa siya nang maisuot yun at humarap siya sa salaming. Hindi siya old fashion pero hindi niya nakagawian ng mga ganong klaseng damit. Nasanay siya naka-formal suits o di kaya'y naka-pants at long-sleeve polo. Kaya ko ba talagang gawin itong pinaplano ko? Imagine, makikita niyang katawan ko. May private parts at hindi lang basta makikita. Oh my God, wag ko na kayo tuloy ang plano ko. Pero gusto niya magkaanak bago siya tumandang dalaga. Saka na lang kaya? Ngunit ayon sa OB-GYN niya. Yun ang ideal age para magbuntis, kaya hindi na siya dapat maghintay pang ibang panahon. Wala nang atrasan to. Inayos ko na ang plans. Determinadong sabi niya sa sarili at sisiguraduhin niyang mapupuntahan siya ngayon ni Ipe bago matapos ang magdamag. Sinong mananalo sa planang binabalak ni na Veronica at Brent? Ano ang kanilang mararamdaman kapag nalaman nila ang katotohanang tinatago ng bawat isa? Iyan po ang ating aalamin sa kasunod pang kabanata ng ating kwento. Marami pong salamat.